Okay. Flat slab, yes. Actually, may para flat slab na Stad Pro. Kaya lang, pag Stad flat slab, meron kami ibang software na gagamitin. Fundamentals, okay ba kayo ng weekend? Weekend. Sa weekday, 6 to 10? Okay kayo ng 6 to 10. O, 6 to 10 ko, maggagawa ako ng ano, 6 to 10 na schedule. So, might be Monday to Thursday. 6 to 10, Monday to... Yun, para 4 hours lang per day. Tapos, magkakaroon ng, let's say, assignment by, ano, para pwedeng gawin sa morning. 7 p.m. 7 to 11, gusto nyo. So, oo nga, at 7 is okay. 7 to 11, di ba, maga kayo matulog. Kasi ka, ako 11:30 tulog na ako. 11 or 12, yan. 4 a.m. okay. Okay, kasi 11, ninantok na ako 11:30. 7 to 11, okay, sige. I think 7 to 11 is okay. Rabbit is May 2 and 3, yes. But we're looking into ano, weekdays din kung ano. Next training next week, MS Project. Maganda yung MS Project. Ang galing nung ano. First time kong matend nung training. Ang dami kong natutunan eh. O, kasi structural background ako din, construction management. Si Sir James, ano yun? Engineering head siya ng ano, ng isang gas company. Ang MS Project is 3,300. Yung 10% nung i-donate namin sa ano, COVID frontliners eh. So sa mga siguro pambili ng PPE. Yan kasi. So i-donate namin hindi sa mga nagano, hindi sa mga frontliner na mga nagbabantay sa kalsada. Okay. Yung sa mga medical, okay. Yun ang mas importante. Ayan. Yun yung mga importante yung nasa medical part. Okay. Anyway, so let us ano. Price range for structural analysis, sign, seal, para sa structural. Yung iba kasi, yung may kumuha dati ng 30,000, pinasa ko lang sa kakilala ko kasi sobrang busy dati. Kasi 3 story naman yung bahay eh. Ayan. At dapat mga 20 man lang minimum. Kahit nga yung ano lang eh, kahit yung 2 story na maliit, 20, 25 mga 20 to 20, 45. Minimum 20 dapat eh, maliliit eh. Kasi magkano yung ano, nasanay kasi sa ano eh, ma iba kasi nangungobya lang eh. Okay, para ng analysis. Ang gawin nyo, pangontrata kayo, okay? Design and build. Kasi nasasagad mo yung design eh. Ang laki kasi ng cost ng structural, nasa 40% cost ng project. So, pag natipid mo yung 10% dun, so kung 1 million, sa 1 million na project cost, then may 100,000 ka na matitipid. Okay. So, merong ano ang PIC eh. Meron. Okay, so ano ko lang ito. Sana ba yung ating so RCDC na tayo. Okay, so we'll be now okay, discussing yung RCDC. Last part ng training. Okay. Okay, so Part 6, so reinforced concrete design using SACD RCDC. Okay. So, tapos na yung model natin. Okay, so we design purlins, we design truss. Now, nag-analysis tayo sa frame. Ngayon, si STAD kasi may concrete design siya inside. Inside, yung mismong STAD na to meron. May concrete design. Pero nung lumabas si RCDC, never ko na siyang ginamit. Okay. And I would advise you na huwag yun na rin siyang gamit. Okay. Although pwede, no? Pwede naman kung wala kang RCDC. Pero may RCDC na eh. So, ba't mo papapahirapan yung sarili mo? Kasi mas mabilis. Ah? Mas mabilis.
Okay. So, ngayon, ang ginawa lang natin dito, may analysis model lang tayo kay STAT Pro. Okay? So, may analysis model tayo, minodel natin. Tapos, ang ginawa natin kay STAT Pro is kailangan natin ng internal forces. And, yung drip check, okay? Dito natin ginawa kay STAT Pro. Pag nag-fail siya sa drip, it's either lakihan mo yung ano, yung column size mo or mag-add ka ng shear wall sa mga like 6 story and above, no? Ayun, okay. Ang tagal magano ng ano, 8 hours na yan, record lang natin. Okay. Okay, so yung recording baka ano ba Monday, so naka 6 hours pa lang yun ay process na video eh. Naka 6 hours pa lang. Okay? Nasa 6 hours pa lang siya. So kasi total yun nasa 8 and a half eh. Nasa 8 and a half. So may isa pang ipaprocess. Kung Monday ngayon, baka Wednesday na siguro. So that's the ano. Yung day 2, mga lahat siguro Wednesday na lahat. Lahat na yun. Okay na yun. Then, sabay na rin namin yung certificate, no? And also, here, pwedeng papila pa nito, no? For PRC record purposes. So, may evaluation. Okay, pag-download yan. So, standard kasi to any ano training namin sa mga classroom. So, it's a PRC form. Okay? So, PRC form yan na ayun, so stand kasi sinasubmit namin kasi kay PRC to, no? So just in case lang, all just in case, so isasubmit namin ito. Location of event pala, paki-change nyo na lang online. Okay? Walang location ng event. Okay? Live online training na lang. Okay. Live online training. Ayan. Live online training. Papila na lang yung name dito. Then, yun. So, PRC number kung meron man, no? Okay. Optional naman yan, ano? Then, ayun. So, palagay na lang ng, ano, ng comment na lang. Okay. Login credential. Sir, pwede mauna yung login credential. May tinatapos kasi. Sige. Actually, meron na. Wait lang ah. Kunin ko lang. Sinindan ni Mark eh. Yeah, ko ulit. Same password lang, no? Extractors. Yan. Okay. Okay. Then, same password lang nung ano, mga nauna. Yan. Okay. Okay. Okay, so ngayon please open yung ano, yung model natin. So na i-send ko na rin ito yesterday, no? Or if not, pwede ko naman i-resend ulit. Everyone in the meeting, yeah. At naman pala hindi nagaano. ETABS RCDC, sige, schedule namin soon. Okay. Okay. So, may evaluation ngayon. Okay. Then, yung final, yung gagamitin ngayon natin is yung final pala, no? Ayan. Final model nga pala yung may dash final. Okay. May dash final yung ginamit natin eh. Okay. Yan, okay. Set natin dito. Okay,
So magbi-beam design tayo, no? So special moment frame. So although nakalagay doon is stud RC8, okay? So pwede mong sundan 'yun, ano? Okay, kasi may data sets naman sa inyo. But ginamit natin yung model natin from the start. Okay, ginamit natin yung model from the start, which is ito. Okay. Dito kasi sa book, it's RC8. Okay? So, ngayon, si RCD si 6.3, 7.0, 8.0, gagana. So, pwede mo siyang i-open from the desktop. Okay. From, let's say ito, no? Pwede mo yan i-open from the desktop. Tapos, parang same siya dito sa book. Ayan, so pag-open mo, mag-click ka ng 3 dots. Oh, but you don't need to do this at your site. Kasi, yung Connect Edition na ito, meron na ditong RCDC sa loob. Okay, meron ng RCDC dito sa loob. Ayan. Okay, advanced kung design. Ayan, okay. Kailangan natin. Nakalagay kasi, this workflow requires the result of analysis. So, ibig sabihin, kailangan natin munang i-analyze yung model. Okay? So, i-click ko lang to okay. Tapos, i-analysis and design ko na to, no? So, click run analysis. Okay. So, click done. Then, advanced concrete design. Okay, ito. So, click ko yung advanced concrete design. Ayan. So, lalabas itong dialog box na to, no? Okay. Then, iset nyo lang ito sa 318M. Then, may details tayo dito eh. Multi-purpose building, structures. Okay. So, yung project natin ay multi-purpose building. Okay. Then, client is, let's say, structures. Then, so you can put your initial there, no? So, sa akin kasi J tsaka P. So, you may put yours, your own. Then, you need to set this into, ano, to beam. Then, ang i-design natin ay yung 8.7. Okay, so we'll be designing the 8.7 level. Okay, so pag okay na to, so just click create new project, okay? So ito lagi itong lumalabas, i-X mo na lang to. Either yes or no, okay lang eh. Yes, mag-automatic close yung stud, yes. Correct. Yep. Dito kasi nag-close na sa akin eh. Magko-close yun. Ayan. Okay, so that's it. So, ito na. So, floor framing na to, no? So, floor framing na to. Yan. Okay. Yan, so, floor framing. Ito, pwede mo na, okay. Ngayon, isa-save natin yung project natin, ano? Okay? Isa-save ngayon natin to. Level 8.7, yes. Level 8.7. Sir, pwede ba kahit anong unahin mo sa RCDC? Anong kahit anong unahin mo? Anong, pwedeng kahit anong unahin? Pwede, kahit slab, beam, column, no, walang problema. Inuna lang natin yung beam. Ayan. Inuna lang natin yung beam. Okay, okay, next. Next. Okay, so, bakit 8.7? Okay, so we only design one floor here, no? Kasi yung 5.1, yung roof beam, tsaka yung ground floor, kayo na magdi-design. So, this is more of, no, yung isang floor lang, then kayo na magdi-design ng ibang floor. Ayan.
Otherwise, we might consume baka 48 hours ng training. Okay, pag dinesign natin lahat yan. Okay? So, nandun na yung kumbaga discussion. So, isang floor lang. Then, kayo na ang ano. No, 2014 tayo. 318M 2014. Okay? 318M 2014. Okay. Next is... okay. Next. Okay. Next, yung evaluation form, no? So, mamaya, paki-submit, paano ba yun? Send yun na lang sa email. Okay? Evaluation form. Yan, pwede nyong i-send yan or extracture-hotmail. So, hotmail yung ano namin eh. Yung, yan yung mga, yung email namin ginagamit. Yan. Ayan, okay. Okay, so isa-save lang natin ito. So as you can see here, there's a file here, then save. File, then save. Okay, file and save. And save natin yan. Ngayon, ang kagandahan dito ngayon kay RCDC, when you click this one, save. Ayan o. So, ayan, so save na yung ano, masisave mo yung ano, yung project. Okay? I mean, masisave mo to as a DXF file, no? Now, floor framing ka na agad. May floor framing ka na agad na na pwedeng gamitin. So, dito pa lang, ang laki na ng save mo sa ano sa time sa paggawa pa lang ng floor framing. Okay. So, next here, ang gagawin natin ay okay. So, iseset natin itong ano, itong load cases, no? So, bale, go here on settings, then go to settings, then basic load cases. Settings, basic load cases. So, and so, set nyo lang yan. Okay? Walang sound. Okay naman, might be the problem ng sound is at your side. Pag unable to read the analysis, you need to analyze first po sa Start Pro. Pag open ko ng RCDC. Okay, yung basic. Itong basic, punta ka ng settings. Andito, balte. So, dito settings, then ito, basic load cases. Ayan. Settings, then basic load cases. Okay. So then, iset nyo na to into ano. Okay. Iset nyo na to into E. Easy. Then, dead load. Live, and live. Ayan. So, iset nyo sa... Iseset nyo na itong as ganito. Ngayon, para, ang kailangan mo itong iset para ma-read ni RCDC yung load combination from StatPro. Okay? Live lang. Live lang yan, live. Okay. So after this, nag-run analysis, ganun pa rin. Oh, recorded ito, yes, opo. So may babalikan tayo kayo na ano. Okay, so after this, So dalhin niyo lang tong lahat na to sa right side. Ayan. Okay. Then just click okay. Ayan. So then mayroong bagong dialog box which is this one. Okay? So okay, which is this one.
Then click so pag lumabas na to, i-click nyo lang tong add from analysis para click nyo to, no, yung add from analysis na to. Ayun. Then i-re-read na ni ano ni RCDC yung load combination from start bro. Then just click yes. So click lang yes. Okay. Okay. Nakunin ko lang yung login name, yung credentials para makapagana tayo. Okay, meron pa. Okay, so na-admit na yung isa, medyo na-delay siya. Okay, okay, next is, so after this ang kukunin lang natin na load combo ay yung 101 hanggang 126. Okay, 101 hanggang 126. Okay. Ang reason dyan is hindi natin kailangan yung series 200, 300, and 400. Kasi yung 200 is pang drip check. Okay? Susunod yung pang 3,000 naman is sa 4,000 sa putting design yun. And mamaya sa putting design, doon natin sasagutin yan. Yung ano, yung load combo doon. And okay? Okay. So, bali i-uncheck natin yung ano, yung hindi natin kailangan, ano, i-check muna natin yung hanggang 126. Okay, then ito naman i, so mabilis lang, no, nakita nyo pwedeng pa isa-isa, kaya lang kung gusto mo nang mas mabilis, so pwede mo tong i-select ng marami tapos unselect. Okay. Okay. Ayan. Okay. Okay, me. Okay. Okay. So, I hope noon na click niyo na yung one load combination 1 hanggang 126, no. Then so after niyan, so click ko lang okay. And then general reinforcement settings, okay? So sa general reinforcement settings, yes, applicable 'yan. Yeah, sa low rise. But dependent 'yan sa ano, kung mas malapit siya sa fault line. So mag-iba yung factor kasi may ano eh, may effect yung ano, yung okay. So ngayon sa design then settings then saan ba tayo? So, general reinforcement settings. Settings and general reinforcement. Okay. So, ductile design tayo, no? So, special moment frame. Merong audio kanina pa po. Baka might be on your side po. May problem yung audio. Okay. So, special moment frame, then,
Okay. So C28 tayo, no? 4,000 PSI. 4,000 PSI tayo. And 275. So, ngayon, wala tayong C28. Kasi ang 3,000 PSI, ito ay 21 megapascal. Okay? Si 4,000 PSI naman, medyo high strength siya. So, C28. Okay? So, sa ganito kasi kalaking structure. So, pag medyo lumalaki kasi yung structure mo, hindi na. So, medyo mas specialized yung project mo. You can use a much higher na concrete strength sa mga residential kasi usually 3,000 PSI actually 2,500 nga lang kasi hindi naman tinetest yung mga concrete sa residential so sasabihin lang ni Forma na 136 okay na daw yan. Okay so but yung sa batching plant sa mga ready mix pwede kang umorder kung gusto mo talaga masigurado umorder ka ng ready mix. Medyo mahal yon kasi medyo mahal ng konti yun pero sigurado ka sa strength. Okay, pag sinabi mong 3,000 PSI, 3,000 PSI yung di-deliver sa'yo. Okay. Ayan, okay. So, 28. Ano? Ngayon, kaya lang dito walang 28. So, just click add here. No? So, nakita niyo yung add dito. Ayan, so, click add. Then, so you type here 28. So you type here 28 and click check. Ayan. Then, wala tayong 275, no? Grade 40 steel, no? Itong 275 is grade 40 steel, no? So dito, ayan. So you type here 275. Ayan. Okay. So, kanina kasi tinype natin yung C28 dito, no? So, dito naman, 275. So, then, ayan. So, tinype natin yung 275, then click check. Then, click OK. Ngayon, pwede na tayo dito, ayan, gumamit ng 28 and 275. Ayan, okay? So, clear cover, lagi namang 40, ano? Pag mga beams and columns, steel grade sa residential, actually, pwede ka gumamit ng grade 33 na lang lahat. Okay, which is yung 225. 225. Okay. Yan lang, yan ang madali kasi sa hardware, mga lower strength. Grade 33. Then, ito, yung mga rebar dito, okay. Yung mga rebar dito. So, ito yung mga commercial sizes. Ano, dito kasi, may 13. So, switch rebar diameter. Switch rebar diameter. Okay. Then, so, ang minimum natin ay 16. Okay. Minimum 16. Then, maximum natin ay 32. Okay na yan. 32. Then, sa stirrups natin is 10 and 12. So, okay na yan. Okay. Sa beam. Okay. Then, sa stirrups natin, ayan, so minimum 75. So, maximum 300. Then, spacing 5. Okay. Then, so after this, ibang rubber. Hindi, i-right-click mo to sir dito. Right-click mo dito. Ayan, right-click mo dito. Then, switch rebar. Switch to rebar as per ASTM. Ayan. And then, mag-ano na yan. Okay na yan. Okay? Then, so, just click OK. So, click mo itong OK. Ayan. Okay na, no? Next. I think ready to design na ito eh. Okay? So, after this, ganun lang kabilis, ano? So, ganun lang kabilis after nito. So, irarana natin yung auto-design. Okay? Irarana natin yung auto-design. So, go here on design, then click auto-design.
Yung crack width, yes, may option dito na settings, then design and reinforcement. Yes, pwede mo siyang i-ano kung gusto mong mag-perform ng crack width, ano. Usually naman itong crack width sa mga sa structure na exposed sa harsh environment, especially malapit sa dagat. So kailangan kontrolin mo yung crack doon kasi with that crack 0.4 ito eh. Dapat ito mga 0.4 yan, ano, pag sa mga buildings lang. With that crack, kasi madaling pasukin ng mga ng salt eh. So, sa madalas practice ito, yung ano, yung structure na nasa harsh environment. Pag nag-design ka ng structure malapit sa dagat, tsaka sa mismo sa dagat, kailangan mong i-perform yan. So, but on our case, so, hindi na natin siya i-perform. Okay? Walang 12 sa maximum rebar. Ito, i-right click mo lang to. Right click mo lang ito. Actually, formula ng max spacing ng stirrups, D over 2. Ang maximum is D, effective depth over 2. Yun yung maximum depth ng stirrups. Ayan. Okay. Dito sa stirrups, maximum 12. Kasi baka hindi mo na-check dito. Should be meron, ano. Then, just click OK. Then, so ready to design na to. So, just go here on design. Then, click auto design. Design. Auto design. Okay. Ayan, so... Okay. Okay na. 50mm sa minimum shear spacing na bakit di po pwede minimum? Bakit hindi? Hindi ba pwede ilagay? So baka rin kasi masyadong dikit yung 50mm. Although pwede naman ano. Pero masyado nang usually yun ang starting natin yung 50. Kung hindi pwede yung 50, pwede ka namang kasi, let's say, ano, rebar kasi ganito, 2 legs. Kung hindi pwede yung ano, pwede ka naman mag 4 legs pa ganyan. Ayan. SFR is side face reinforcing. Yung secondary beams, hindi ba siya ductile? Actually, ito, regular lang yan, ano. Ayan. So, makikita naman kasi ni, ano, ni... Makikita nyo dito, ductile and regular. Ductile and regular. So, yung mga secondary beams yung regular na yan. Kasi pag kumonek, kasi itong mga girder ito, itong mga ito, connected sa columns. Ayan. Okay? Then, balik yung web natin. Okay, then, so after this, so, okay na, no? Ang susunod nito, ipoproduce na natin yung ano, yung schedule, no? Go here on reports, then text schedule na tayo. Ayan, so text schedule. Then i-click niyo lang tong ayan, i-click niyo lang muna tong all beams, no? So click mo okay. Ayan, so bali ito na yung ano mo, beam tables mo. Okay? So ganyan kabilis yan with those old beams, no? Available na rebar, meron na mga bill. Meron siya eh, na-set na natin kanina. Na-set na natin yung rebar kanina. Ayan. Okay. Okay. So ito na, no? Kaya lang ungroup ito. So ang initial kasi sa design kasi ng beam, kung yung old traditional yung ginagawa mo, napaka bali 1 by 1 ano, tapos i-sort out mo pa yung ano, yung
susuot mo pa yung mga magkakaparehong beam. Ang hirap nun, ang hirap niyan hanapin dyan alin yung magkakaparehong beam. Baka magkapareho ba si P19 tsaka si P26. So it will end up na ano, na it will end up na sayang sa oras, plus hindi ko pa sigurado. Unlike kung it likes RCDC, alam niya agad yung magkakapareho na detail. Si RCDC, ano lang siya, single reinforce lang si ano, si RCDC. Hindi siya nagdo-doubly reinforce. Single reinforce lang. Ah. Okay. Okay, then so after this, okay, so ang gagawin natin, pwede mo itong i-group, no? Okay? So, reports, then text schedule. Pag i-link mo naman yung group, okay? Yung special and ano, intermediate, depende yan sa zone, no? Sa kung pag zone 4 kasi, you need to use ano na, special moment frame. Kaya, ayun. Let's say, sa mga ganitong commercial building, so, sa ganitong commercial building, so, special moment frame, no? But, may kasi sa residential, due to, ano, yung minsan kasi complex yung shape ng residential, minsan ako, dinidecide ko, ini-intermediate ko lang eh. Ini-intermediate frame yung, ano, yung mga residential. Sa R nagmamatter. Sa R, oh, hindi, unang-una, so, pag zone 4, like yung zone 4 area, kailangan mo special moment frame. Okay? Ngayon, kung mga, let's say, high-end project yan, okay, so, you need to comply with yan, oh, with the, ayun yan, with the requirement, which is nga, zone 4, no? Kailangan ko, zone 4, then special moment frame. Kasi, ngayon, may mga cases, pag ginawa mo sa residential yan, nag-special moment frame ka, sigurado magpipil ka sa joint shear pa lang, patay ka na. Ayun, sigurado yan, hindi mo yung maipapasa yung joint shear. Kasi pag nag-special moment frame ka, i-check niya agad yung joint shear. Sa liit ng column size, magpipil agad yun. On that case, on me, no, on my, ano, on my personal opinion, okay, so, minsan ginagawa ko lang intermediate yan. And based on ano naman eh, based on engineering judgment na lang. Kasi hindi talaga papasa sa ganung sizes. Ngayon, ang mangyayari, kung ginamit mong, kung nag-insist mo na special moment frame, makakailangan mo ng 0.4 by 0.4 na column. Residential yon, two-story. So, parang sobrang laki, no? May general reinforcement settings, lumalabas sa M kasi Indian code yung sinet mo, sir. Kaya naka-M yan. Ang instruction po natin kanina is ACI318M 2014. Which is, nandito. Okay. Sinet natin kanina ito, yung 318M. Ito. Ayan, 318M 2014. Naka-M yan because you set the code into Indian code. Ayan, pang intermediate, yes, correct, yung R. So, baguhin mo rin kasi dapat, ano, consistent ka sa R. Kung ordinary, then ordinary. Ayan, okay. Okay, then, so, just click okay. So, yung sobrang haba mo na list ng, ano, ng beam, so, magiging ganito, bale. So, bale, naka-group. Okay? So, si beam 38, 47, 66, 69, and 75. Okay? So, magkakapareho pala siya ng detail. Okay? So, magkakapareho pala siya ng detail, ano? Okay. Okay. Then, and so, magkakapareho pala siya ng detail. Then, okay na yan. Okay. Ayan. Then, pero may mas better pa dito. Okay. Which makikita nyo ngayon.
Hindi po ba makita sa report ang haba ng beam, ang length ng beam, hindi kasi nakalagay eh. So, but with this, ano, with this functionality naman, ang laki na nang na-save mo na, ano, na time, no? So, siguro, tingnan ko, i-take note ko na lang, no? Kung pwedeng ilagay yung length ng beam. Ayan. Okay, so ngayon, pero meron pang mas better dito, okay? So ngayon, ito, i-group natin. Okay, i-group natin ito. So ito, itong beam na to, anong beam line nito? G13, okay? 15 and 16, okay? So lalagay ko dito. 13, 15, 16, okay? G13, si G15, tsaka si G16, okay? So, dapat magkakapareho siya ng, ano, bali magiging isang group lang siya. Okay, ito. Also, itong si 24 and si 25, ano? Si 24, tsaka si 25. Okay? And also, si 27. Okay? 13, double check ko lang. 15, 16, itong si 24, 25, ano? 24, 25, and 27. Okay? I-group natin ito. So, ngayon, paano tayo mag-group, no? So, punta ka ngayon dito sa modify, then group and ng group. Okay? Modify group and ng group. Okay, that's it. Okay? Then click yes. So, pumunta ako dito sa modify, then group and ng group. Ayan, okay? So, si, actually dito sa training, parang hindi na pinakita yung grouping, ano? Okay? So, dinagdag ko lang to kasi maganda tong feature na to, ano? So, 13, 15, 16. So, itong G13, 15, 16, 24, 25. Okay, so 24, saka si 25, and si 27. 24, 25, 27. Then, 13, 15, 16, yan. Okay. Ayan, okay? So, naka-check siya, no? Pag-click ng check doon, you just, ano, i-click mo lang itong create. Ayan. Okay? Ayan. So, click mo lang yung create. Ayan. So, after that, so, click OK. Ayan. Okay. So, that's it. So, ngayon, pagbalik mo ngayon dito sa may design input, so, pag-click mo na to, ayun, pag-pick mo isang color na lang, oh. Yan, isang color na lang siya. Paano ba tanggalin ito? Yan, okay? So, yan, so isang color na lang siya. Kasi naka-group. Okay? Paano malamang magkaka-group yan? So, by geometry lang. Kasi symmetrical siya. So, you as engineer, ikaw na mag-ano yan, maggagawa ng grouping. Ayan, kasi symmetrical siya eh. So, dapat ito magkakapareho. Ayan, pwede mo siyang i-group. Ngayon, susunod na group ito dapat, tsaka ito, i-group mo din. Okay, pwede mong i-group ito. But, kayo na gagawa nun, ano? Kayo na gagawa nun at your practice. So, i-group nyo ito, tsaka ito. Then, also, ito rin. Ito, magkakagroup din ito. Ayan. Okay, so, actually, wala siya sa, ano, sa manual, no? So, dinagdag ko na lang siya. Okay? Yung label, makita yung G13. Okay, paano makita yung G13? Dito lang sa left side. Ito, ito. Ayan, G13 ito. G13. Ito. Sa left side. Yung gear there, yes, i-group nyo rin. Ito, pwede ito. Sa tingin ko, ito hindi. Kasi, ito, mukhang wala ka nang i-group na sa gear. Except ito, tsaka itong girder na to, pwede mo itong i-group.
Ito at saka ito. Okay. Ano po yung main purpose ng group? Okay. Para pag lumabas ngayon, pag report din, text schedule, tapos naka-group beams. So, ayan, para pag labas ng output dito, okay. So, ito kasi is 36, 37, and 38, no? So, para pag-report dito, si 36, 42, tsaka 45 magiging isang 36, 44, and 45. Okay, si beam 30, ayan, no? So, magiging isang, ano siya, isang detail lang. Ayan ba? So, all throughout yan, 36, 42, hanggang 73, which is, nandito, 36, 42, 45, okay, 67. Ang mangyayari ngayon dyan, so, kung ginroup mo yan, kahit na malaki yung design dito, let's say, for some reason, may mas malaking design dito, ang mangyayari, magiging apply to all yun, kasi ginroup mo. Ginroup mo naman siya because of kumbaga dahil symmetrical siya. Okay? So, beam cannot group as cross-section does not match. Okay, kasi, hindi, kasi magkaiba sila ng sizes. Mukhang na-pick mo yung may 0.7 tsaka isang 0.5 na depth. Ayan. Okay? Ayan. Okay. The next. Next. Okay. Next. Okay. So ngayon, ang next natin gagawin ay so ipoproduce natin ng ang beam elevation drawing. Okay? So, ito, girder ito, no? So, beam elevation, ano ba itong pinreduce natin? Okay? So, yung beam 30, okay, which is this one, or this one. Okay. Any, ano naman, no? Any beam naman pwede natin i-produce, no? Okay, kasi masyadong malaki yung project, so ang dami nating beam, ano? Kung sino po ang mas critical na detail, yung pong susundin ng grouping, yes, correct. So, i-override na ni RCDC yung mga maliliit. Let's say, ito. So, di ba, magkakamukha na yan ng beam design, no? Pag maliit yung, let's say, let's say, ito, yan, let's say, yan. Ng design nitong beam na because of the grouping, kukopyahin na nito yan. Okay? Kasi pinorse mo siya na ano eh. Pinorse mo siya na ano eh. Na mag-group. So, kaya, yun. Gagawin ni RCDC. So, gagawin niya yung pinaka ano, critical. Yan. Yung red, yung ito kasing color na to, parang yun yung start niya, no? So, pinick mo. Then, red, yung kadugsong niya na beam, yung continuous niya na beam. Mag-group ng beam dito lang. Sa modify, then, group and group. Ayan. Yung cyan is, pag pinick mo to, yung cyan, yun yung selected na member. Ayan. So, bale, yun yung selected na member sa beam lines. Ayan. So, okay, next. So ipoproduce natin yung drawing. Ito, no? Itong, let's say, G-pipe, no? Ito. Kasi pag nag-pick ka ng any beam lines here, tsaka ito. Okay. So let's say, G4. Okay. Let's say, G4. Okay. So, G4. So, lalabas dito kung anong group name yun, ano? Ayan, so, G4. So, when you produce yung drawings, let's say, G4 reports, then elevation and section.
then let's say G4, then so click mo yan, i-check mo yan lahat. Okay, check mo yan lahat, then click okay. Yan. Okay, so ito na yung buong beam lines mo. Okay, ayan. May chance ba na pass kay Stad Pro? Fail? Yes. Kasi si Stad Pro, ordinary moment frame lang eh. Si RCDC, pag sinet mo siya ng special moment frame, baka mag-fail. Ayan. Okay. So, ayan o. Okay, so, ito na yun yung generated drawing. Okay? So, girder to, no? Isang boom girder yan. And, laki ng na-save na time mo. Si side detail, hindi ko alam yung si side detail, pero sa tingin ko, wala ko alam gano'ng gumagamit nun. Hilaw pa yata, no? Hilaw pa. Si RCDC talaga, kahit tingnan mo any of the market, si RCDC talaga yung ano. Meron kasing ano, itap sa RCDC eh. So, si, you don't need to siguro use yung CSI detail. Gamitin mo na lang itap sa RCDC. Elevation, paano ang elevation? Elevation and section. Ayan, so reports then elevation and section. Ayan. Paano kunin tong drawings na to? So reports then elevation and section. No, si RCDC dinidesign niya yung ano, si RCDC, yung isang beam na yan, ikakat niya into 12. Okay? And each cut dyan, possible na ibang ano. If dito, let's say load combination 101 yung nag-cover. Dito naman is 126. Dito naman is 111, let's say. Ngayon, magkakaroon si, irarationalize ngayon ng program kung ano yung pinakamalalaking rebar, tapos gagawa niya ng schedule. Hati niya sa 12. Then save mo to. Ito, pag kinlig mo tong ito, may save dito, no? Pag click mo ng save, so then okay na to, DXF file na to. Ayan, so DXF file na to. Okay? And then, so tingnan mo lang yung section na to, 1 2 3 4. Then, ayan, so 1 2 3 4. So may section ka na. Pwede bang iset? Okay. Okay. Okay, then. Pag may change section, update pa ba sa model? So, tas run analysis ulit. But, kasi kung pasado ka na sa drip, wala ka nang i-change wala sa serviceability, wala ka nang i-change sa ano, sa Stad Pro. Ang possible mo na mag-change is dito na lang sa design module, kasi possible na mag-fail pa ang member dito. So kahit na pasado ka pa sa ano, sa analysis kay Stad Pro, possible may nagpe-fail na mga member na beam and ano, column sa ano, sa RCDC. On that case, you need to ano, you can change the size at any time. Yun yung self weight, yes. Self weight magbabago. Kasi pag nag-change na naman ito, file din, update analysis file. So gagawa ng second stat model si ano, si RCDC na may updated na ano, na may updated na ayun, may updated na size. Ayan, yun. Okay. So yan, then ito yung section. Then, makita yung section. So, dito sa, ano, sa reports, then elevation and section.
tas pili ka lang kasi marami tayong beams. So dito sa training, so we're only showing one sample, then you do the practice po after the ano. Ayan. So pinakita natin dito is yung G4. Ayan. Okay. Then stretching na to, nasaan ba yung drawing natin? Elevation and section, then G4. Kailangan lang po ba? Kasi, kaya siya nagka-sidebars kasi may tension. Merong tension sa beam, no? Pag malaki yung tension mo, yung, nag-design si program na kailangan mo ng, ano, ng torsional reinforcing sa sidebars. SFR is side face reinforcing. Side face reinforcing. Okay. 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 Then, so aside from this section, no, pwede mo rin ano, mag-produce ng bar bending schedule. Okay, so you go here on BBS. Okay, then generate BBS. Okay, ngayon pwede mong iset yung ano, yung rebar length, no, as per the commercial size, let's say 6, 7.5, 9 meters or 12. Okay. So, nagsiset yan. So, i-keep ko na lang na 12 yan, no? Kasi malaman yung project. Tsaka ang haba ng mga rebar natin, ano? Okay? Okay. So, ngayon, same with the same, ano, with the same gear there. Okay, which is this one. With the same gear there. Ito. With the same gear there. And same gear there. So, then, i-click natin generate. Ayan. Okay? So, bar bending schedule na to, ano? Ayan. So, ayan. So, instead na section lang siya, so, ito drawing niya mismo yung rebar. Okay? Drawing niya mismo yung rebar. Okay, then, so, may mga bar tag marks na yan. So, let's say, T3, T1, T2, B22, 21. F is yung face side face reinforcing, and so ito muna lang siya ngayon titingnan. So depende dun sa ano, sa markings. Ayan. Pag may binago ang depth sa RCDC, yes, pwede kasi sasabihin ni StatPro kung magpe-fail yung section eh. Ngayon, dapat i-update mo rin yung StatPro model. On that case, dito muna lang i-update yung StatPro model. Update analysis file. Okay, next. So, bakit wala sa middle third? Okay, bakit wala sa middle third? Sa special mo, may practice kasi na ini-splice sa middle third, eh, no? Okay. So, but, on my opinion, okay na itong splicing na ito. Kasi kung titingnan mo naman, kung masusunod mo naman yung ano, tension splice, ano, yung LD, yung tension splice requirement, so kahit mo siya saan nilagay eh. So, what you can see now here, I think mas optimize yung ganitong splicing. Ayan. Tapos yung length ng splice, andito meron siya eh. So bale yan, 17, binibigay niya yung ano, yung extent ng ano. Pero dito sa settings, then this BBS, pwede mong maset pa, no? General and reinforcement. Detailing and drawing settings. Mukhang nawala.
Okay, ibibigay niya dito yung extent nung ano, nung G4. So click OK. Ano ba tong 2H na yan? 2H yung B, you mean yung beam deck? Merong ano, merong splice yung LD. LD ang splice. LD, class, then yun yung class A splice. LDs, meron kasing dalawang splice, class A and class B. So, pag nag 100% ka sa isang location, so it will fall into class B splice. So, you need to ano, multiply ng ano, 1.3, tataas ng 30% yung length ng splice. And yung tension splice, may formula doon eh. So, may exact formula doon. So, maraming ano, maraming dependence. FC prime, pero may mga standard na eh. Okay, may standard na ano. Pag, depende kasi kay FC prime eh, pero may ano, kay FC prime yung length ng ano, ng, if you go to the ACI, may exact formula siya ng LD. Okay, so then, yung BBS dito lang, BBS then generate BBS, okay? Then, i-click mo lang itong G4, itong group 4 natin, then just click generate. And, paano malalaman mag... kung malalaman i-report ni ano ni RCDC na may bagsak, or you can also go here on reports then failure diagnostics and reports then failure diagnostics. So kasi pag design then auto design, mag magpe-fail agad eh, magpe-fail agad. So magpapop-up na mayroong failed beams. Tapos hindi pag dito sa reports ng Texas schedule, sa Texas schedule hindi re-report ni ano ni RCDC yung failed beams, no? So ayaw ka rin niya kasing mangdaya ng ano ng design. Okay, so hindi niya re-report 'yon. Okay? And also hindi rin niya mapoproduce kasi nga failed na nga. So hindi niya i-report dito. Also, makikita mo dito alin yung report then failure diagnostics. So ililist niya dito yung mga beams na failed. Then, kaya lang, since wala tayong failed beams, so none of the beams have failed. Okay? Pagpasado na ba, sir, pwede pa natin i-BE, palitin yung section. Then, pag ganyan, sa drip muna tayo, sa drip requirement muna tayo, no? Kasi, kung sagad yung design mo sa drip, so okay na yon. Kasi let's say, sagad na yung design mo sa drip eh, H over 238. Pero ang, let's say, ang allowable drip mo is 10mm. Kaya lang, ang actual drip is 9mm. So okay ka na, hindi mo na gagalawin si Stat Pro model. Okay, then, so okay ka na. That, tapos after that, pupunta ka na sa design, ano, design step, design module, which is yung RCDC. Wala ka nang pwedeng i-reduce doon. Kasi, pag nag-reduce ka pa, babalik ka ulit sa drip. Mag-kill ka na. Sa zone 2H, no lap splice. Okay, sa zone 2H. Sa zone 2H, so no lap splice. So you mean, even yung ano na to, itong line na to, so yung splice doon. Sa zone 2H kasi 700, no? So let's say 700 times 2, so mag-splice, right? So sa bottom bars, sa bot 2D from the support, 2D from the support, 2D from the support.
So 2D parallel, and then 2D effective depth, H1 is yung total beam depth. This the effective depth, H is the ano. Pero pag ginamit mo yung H, mas conservative kasi mas lalayo yung ano eh, yung ayan. So size pag bottom bars. Oh, pero wala namang splice eh. Yung 2D kasi sa bottom, okay, si Job, no? Job is also joining our, ano, si Job is also our trainer for Eat of the Acid and also for Tal as well. So yung 2D, seismic provision for seismic provision yon, so dapat walang splice sa 2D from the support sa bottom bars. So, like this one, sa bottom bars, wala naman tayong splice sa bottom bars. Okay, here. Okay. Pag mixed diameter, yung main bar, as of now, wala yung G4012 tsaka yung G16. At actually, yung next release ni ano, next release ni RCDC, yes. Tagal ko na yan in-email eh. So, sa mismong developer. Yung ano, yung different FY. I think baka sa next ano. Matagal ng question yan eh. Yung different rebar grade. Okay, then, okay, let us continue, no? I-park lang yung ano, question para matapos natin yung training. Okay, so, ayan, so ito yung sa BBS. Then, kung gusto mo itong export sa DXF, so you can just simply click the save. Okay, then, so ma-export mo na siya into DXF, okay? Yes, yung SFR kasi part ng design yun, eh. Malaki yung torsion. So, kailangan mo ng side face reinforcing. Kailangan mo yung side face reinforcing. Okay, next. So, BBS then. If you want to show the, ano, the calculation report. Okay, so, pwede mo siyang ipalabasin dito. Reports. Of course, may, kailangan may calculation, ano. So, you go here on reports. Then, you go on design calculation. Here. So, design calculation. Then, kahit ano dyan. So, let's say B7. Okay, then just click OK. Yan. So, eto na yung, ano, eto na yung calculation report. Yes, single reinforce lang. Okay. So, most of the time, bihira kasi ang double reinforce naman na, ano eh, na design eh. Unless, kino-control mo yung depth. Okay, then papaganahin mo yung rebar sa taas. Ayun, then yun, kaya ka magdo-double reinforce. Okay. Okay, next is, so may calculation report na tayo, no? Calculation report. Then, ayun. So after this, we'll be now going into the column design. Okay, after the beam design. Okay, so so you need to practice after this, ano, this training. Kasi yung 16 to 20 hours training, that yung most of the information sa training doon mo makukuha, then to enhance yung skill, para mas bumilis ka sa software, so you need to practice. Okay. Okay, so ngayon, so we're already okay with the beam design. Okay, so isa-save lang natin ito, no? So you just click save. Okay. So just click save. Okay, so click save. Ayan, so click save. Then, click save. Okay na yan. And now we now i-close na natin ito, no?
Okay. So, sample projects, itong ano natin. Itong, ito. Ito, pag ulitin mo lang itong ano natin, training natin. Ngayon, sample project na pwedeng pag-practicean. Kasi hindi na ako gaano kumukuha ng mga residential kasi well, mataas daw yung price. Okay. So, kaya hindi ako gaano kumukuha. Pag mayroong, let's say, 15,000 yung budget, so ibigay ko siya kay, ano, yun, sa mga kakilala ko. Then, kasi may ginagawa akong ibang ano, projects o so outsource. So doon ko na lang kinoconcentrate yung oras ko. Kaya minsan yung mga residential hindi ko kinukuha unless pag maganda yung presyo. 30,000, okay. Okay. Yan. Yan. Okay, okay, so moving on, ano? So moving on. Pasok ko sa inyo, pag ano. Okay. Yung nasa YouTube, yes, pwede nyo pag ano, pag-practice. Okay. Or kahit anong architectural, hanap ka ng architectural, framingan mo, tapos i-design mo. Hanap ka ng mga architectural plan. Ayan. Okay. Okay, so moving on, ano. Ayan, so i-close ko na to. Ayan, so close na natin yan. Okay. Ayan, then. Okay, then, click. No. Ayan. Or click no, or yes, okay lang yan. Okay. Next, 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 next. Okay. Okay. Next, magko-column design tayo. No? So, ganun pa rin. Ang step. So, pag kinloss mo si RCDC, so, babalik siya sa, ano, babalik siya sa, ano, dito. Babalik siya sa STAT Pro model. Ayun. Then, so, after this, okay, after this, so magko-column design naman tayo, no? So, i-click itong advanced concrete design. So, i-click mo dito. Ayan, okay? But on this case, okay, on this case naman, so nakita nyo, pumasok na yung beam design natin dun. So, anytime, pwede mo na siyang i-access. Okay? So, important thing, no? Sa dito na kayo lagi mag-uumpisa. Huwag nyo na muna itong lagyan ng details. Dito agad sa design code, agad kayo mag-umpisa. So, you set this into 318-2014. Okay? Okay, then, since column naman tayo, then, now, pwede mo nang i-set mo na to sa column and wall. Okay, then, multi-purpose. Building design or project. Ano ba nakalagay dito sa building, okay. Multi-purpose building. Multi-purpose building. And then, client. Kasi itong details na to, lumalabas sa report, no? So then you can put your initial there. Nilagay ko lang yun sa akin, but you can put yours. Okay. So then column and wall. So column and wall tayo, no? So column and wall. Then click create new project. Yeah, so create new project. Then ito cancel. Then
Yes or no, okay naman yan eh, walang problema yan. So then mag ko-column. Yan, okay? So may column layout na tayo. Okay? So then ayaw mag-run sa RCDC? Wait lang. Pero dapat mag-run siya sa RCDC. Okay? Mag-run dapat siya. Okay. Kasi kung installed naman pareho. Okay. Nag-fail? Parang malabo yan mag-fail. Pit yung lumalabas kasi naka 318 kayo sir, hindi 318M. So, kaya ako nag-emphasize nina sa ito 318M. Pwede nyong ulitin, ipaki-close lang, tas pakibalik na lang. Dapat naka M siya. Okay? M is metric. Ayan. Kaya naka-pit yung units ninyo. Kasi naka-set siya sa ano. Ayan. Okay. So, after this, column and wall. So, iseset natin, ano? So, settings, then, basic load cases. Basic load cases. Then, iset. Then, live, and live. Okay. Okay. Ayan. Okay. So, ayan. So, set nyo lang yung units. Okay, so okay, so make sure naka-set na siya, no? Same steps lang ito ng sa beam kanina. Kailangan i-set mo yung basic load cases, then para makapag-load combination tayo. Ngayon, so, ngayon, kunin mo lang lahat ito. Select mo lang lahat yan. Then, dali mo siya sa right side. Yan, so, dali mo siya sa right side. Then, so, just click OK. Yan. So, same steps lang, ano? So, same steps. Ito, add from analysis. Okay. So, click mo lang tong add from analysis. So, same steps ito sa ano, BIM, no? Then, just i-click mo lang itong yes. Okay. So, i-click mo itong yes. Then, okay. So, we need yung up to 126 lang, no? Then, i-remove natin itong ano. So, i-select natin to multiple. Then, i-click natin to unselect. Hindi natin kailangan ito. Ayan. Okay. Up to 126. Okay. So then, click OK. Okay. Then, ang next steps natin ay iseset natin ng yung iseset natin, no? Column design, no? Design settings. Okay? So, punta ko dito sa settings, then design settings. Okay? So, settings and design settings. Ayan.
Then click dactyl, no? So dactyl design. Okay. Dactyl. So then set it to sa special. Okay. Then i-uncheck natin tong okay. So itong uncheck natin to. Uncheck ito then i-uncheck din natin optimize design kasi pag naka-optimize design, pwede kang pag naka-check itong optimize design, so ang gagawin ni program pwede niyang gamitin like multiple rebar doon sa section. Okay? So para isang rebar lang, so i-uncheck natin 'to. Okay? Then itong settings niya. Okay? Then i-set natin yung yung rebar kasi wala tayong C28 tsaka C. Kailangan kasi nating i-set yung FY na. Okay, so ngayon, ang beam shear sa sa mga plants, sa may omega factor kasi yan itong considered beam shear. Pag meron kang discontinuity doon sa framing mo, so then doon mo lang siya i-check. Kasi ang omega factor dito, nagmumultiply ng 3. So, malaki ang design dito. Okay? So, i-uncheck nyo itong consider beam shear. Okay. Sa vertical regular ito, yes, pag sa planted columns, yan. Doon mo yan ni, pag may vertical, usually sa planted column ito, pag sa planted column, separate mo siya, i-design. Then, i-set mo itong consider beam shear. Okay? Then, yung optimize kasi, magpo-multiple rebar ka. Magpo-multiple rebar ka. Ang magiging design niya, ni RCDC is multiple rebar. Pag naka-optimize. So, i-uncheck mo na lang yan para isang rebar na lang. Okay, then, so okay na to. Kaya lang, mag-a-add tayo ng rebar dito. Okay? Add. Okay, so click mo tong add. Okay? So click add. Ayan. So then C28 tayo dito. Okay. Then dito naman sa FY is 275. Ayan. So grade 40 tayo. Ang gamit kasi nating steel is grade 40, no? So, currently kasi sa market is 33, 40, and 60, no? Then also, sa mga residential kasi 33 lang. Sa mga ganito naman, pwede ka gumamit ng 275 or much higher strength, even 415. Ayun, 415, mas better, mas okay. Automatic po is slenderness ratio. Hindi. Kaya mong i-check ito, no? Para sa moment magnification factor. Mag-check yan. Makikita mo mamaya sa calculation. Kung, yan. Okay. Then, so, pag-click mo ng OK. Then, just click OK. Yan. Just click OK. So, okay, no? So, after this, i-set lang natin yung concrete grade, no? Tsaka yung
yung FY. So punta kayo dito sa my level data. Ayan, punta kayo ng level data. Ayan. So punta kayo ng level data. Okay? As my level data, so iseset natin to ng 28. Ito naman ay 275. Okay. Pwede mong i-copy and paste, no? Ginagawa ko dyan, ayan, oh, copy, then, oh, then paste mo. Kasi pag marami kang, ano, levels, ayan. So, may na, no? Okay, so after this, so kung naset mo na itong ano, concrete and steel strength, so I think ready to design na ito. Ano, magre-rebar pa pala tayo. So, column reinforcement settings, ano? So, column reinforcement settings. Column reinforcement settings. So go here on settings, then settings, then reinforcement settings. Okay, pupunta tayo dito sa settings, then reinforcement settings. Ayan, dito. Settings and reinforcement settings. Okay, so then that's it. Okay, so. So after this, right click lang. Okay. Right click, then switch rebar. So switch rebar para ano, maging ano, standard yung I mean as per the ano no, yung local sizes natin dito. And so 8, 10, 12, 16, and 20, and 21. Okay. Then ang minimum rebar natin ay 16. Okay. And maximum 32, wala ka naman tayong shear wall eh, kaya i-keep lang natin yan, ano. Okay, 12 and ayan, then yung link spacing natin, okay, pwede nating iset yung ano eh, yung dito pwede mo siyang iset ang mid zone, okay, 150. Okay, ayan. So ang sa longitudinal rebar spacing, okay, ang maximum lang, ang maximum kasi ano pag sa ganito kasi, okay, sa so may mga rebar ka, maximum spacing kasi nito is ano 6 inches ano. Okay. So 150 mm. Ayan. Then dito naman sa dito naman sa link spacing. So minimum 7, kaya pa ba nang hindi kaya ng 50? 75 kaya. Okay. So dito naman sa link spacing. Okay, nung ayan, so dito, okay, so meron kasi tayong stirrups, okay. I mean ties, sorry, no. Pag sa columns. Ayan, okay. So dito kasi ang maximum mo dito is 150, no. Ayan, in sa gitna. Nasa detailing to ni ano, ni ACI eh. But ayaw niya mag-minimum, so 100 siguro pwede. Ayan. Okay, so check ko lang ito, no. Actually ready na namin ano to eh. Link is yung ties, okay? Links is ties yon, ties or stirrups. Okay? May nahanap lang ako document. Okay.
ipapakita ko lang, I think this one. Nasaan yung column detailing na? Ito, okay, ito yung column detailing eh. So, ito yung column detailing sa moment frame. Lateral ties, yes. Yung links is lateral ties. Ayan. So, ayan. So, ito yung ano eh. Kapag yung detailing requirements at the moment frame pag sa column. Yan, dito kasi ang maximum nito is ano eh, 150 lang eh. Okay, so that's why we put 150 there. Okay? So then, okay, so nakaset na to, no? Okay, so let's say nakaset na to. Then, just click OK. Ngayon, ready to design na yung mga columns natin, ano? So click auto design to execute column design. Okay, so after this, go to design, then click auto design. Pwede ba one size lang ng bar? Yes. Pwede one size lang lahat buong project. Buong project sa isang section pwede one size lang. May exclamation point sa parang malabo yata yan. No? So, design, auto, unlock design, click yes. Settings then reinforcement settings. Wala naman dito. Okay. So, I just put yung minimum 100 then maximum 150. Kasi kung mataas yung shear doon sa column, so, ang gagawin naman ng program, magdadagdag lang ng links eh, para tumaas yung shear capacity ng section. Sa beam, pwede ba one... Yes, sa beam, pwede. Mamaya, gagawin... sa beam, pwede. Pwede lahat. Diameter 16 lang, diameter 20. Bakit details ng joint reinforcement at confining reinforcement? Ano ba yung joint reinforcement? You mean yung pinaka-joint niya? So, dito, ito, right? Kasi ang dinidesign lang ng ano, ang dinidesign lang ni RCDC mismong element. So, ito, idadagdag mo na lang to as detail. And wala kasing design si RCDC yung mismong rigid, yung rigid zone. Okay. So, ngayon, so, pag-click ng OK, okay, then, go to design, then click auto design. And, so, ngayon may nag-fail daw. The reason is, dito sa design settings, naka-consider beam shear ka. Nagmamagnify yung earthquake dito into 3 times, into 2.8. Okay? So, omega, yung omega pa. So, dito. Kaya yan, nag-fail. So, naka-check to. Yan. So, then, so, okay na, no? So, nag-produce na yung ano, nag-produce na ng ano ng design si ano si RCDC. Then punta ka dito sa reports, then click mo yung detailed drawing. Ayan, click mo yung detailed drawing. Reports, detailed drawing. Ayan. Detailed drawing. Then pero dapat wala na siyang magpipil. Hindi mo na i-set yung dito sa may level data. Kaya siya nag-ano. Yes, pwede i-group ito. Papakita tayong grouping. May grouping tayo ng columns. Okay, so level data. Then, C28. Yan. Yan. C28, 275, and 40. Okay. Pag ganyan, ito lang ang ano eh, possible eh. Maliit yung strength ng concrete tsaka yung sa beam shear. Then other than that, I think wala siya. Or baka na isa, itong sa load combination, baka lahat na i-check mo. Possible din doon.
Ayan, okay. So ngayon, so nag-design na, no? Ngayon, i-produce natin yung drawings. Pero i-save muna natin, ano? I-save natin itong project. So yung, ito, i-click nyo lang to click save. Ayan, so click save. So, click nyo yung save. Okay na, no? So, i-click nyo yung save. Okay, control S gagana rin. Pa-send, yes! Oh, well, itong detailing, yes, oh, send ka sa inyo yung detailing. Walang problema. Okay, then, okay, after this, so then, magpo-produce na tayo ng ano, column schedule, no? Punta kayo sa reports then, detailed drawings, okay? Reports, detailed drawing, then, i-check mo lang lahat. Okay? Ayan. Ayan. Okay? Then, so click OK. Ayan. So click OK. Ayan. Nag-drawing na siya bali. Okay, so then, so ito na yung ngayon yung column schedule. Kaya lang, napakadami yan, ano? Okay, napakadami yan. Okay, so, pero may grouping kasi si RCDC, no? May grouping. So, i-group natin yan. So, sa initial design, ganyan karami. Ngayon, i-group natin. Okay, so paano natin i-group? So, punta kayo dito sa may... modify then auto group columns. Ayan. Modify and auto group columns. Total rebar weight, yes, kaya sa estimate. Yes, kaya total rebar weight. Rebar weight kasama splices tsaka mga ano, mga bends. Okay? Kasi total lang na siya. Kung ano 'yung nasa detailing sa BBS, 'yun ang bibigay niya sa 'yong weight. Pag column failure, okay naman, wala naman ako. May nag-fail ng column? Sure, may nag-fail. Lahat ba nag-fail? Mayroong kasi others may nag-fail ng column eh. Okay. Oh, may... Yan, okay. Mayroong nag-fail ng column. So, but anyway, mayroong settings na na-check na ano, kung ba't siya nag-fail. Okay. Okay, ngayon, so ngayon, pag nag-modify tayo auto group columns, ayan, and click yes, ayan, okay? So automatic yan, alam na ng program kung ano yung mga magkakapareho na column design. So kaya, kaya gin-group na niya, no? So pag-click mo ng auto group, ayan, so then, so click mo lang okay ito, okay? Ayaw mag-click ng auto group. Sa BIM, sa BIM wala eh. Kasi, ang column madali dahil uniform section. Sa BIM kasi tatlong sections, kaya wala talaga siyang auto group sa BIM. Kasi tatlong section ang kinoconsider mo sa BIM eh. Midpoint, yung left support tsaka right support. Kaya mukhang mahirap siyang gawa ng auto group. Yan. Sa columns madali kasi all throughout yung isang floor, isang column, isa lang ang section niya. Okay. Then, okay na, nag-group na, no? Oo, then ngayon, i-produce ulit natin yung ano, drawing. So, reports, then detailed drawing. Okay? Reports, then detailed drawing. So, then, i-check lang natin lahat. Okay? And click OK. Ayan. So, ganito lang pala ka-county yung ano, yung column group natin, ano. Pero may problema pa yan. May papakita ko sa inyo. Hindi pa yan, ano. By actual ba yung consideration? Settings, then, design settings. Ito, yes. Ito, combined action. By actual ito, yes. By actual to. By actual yung, hindi itong design method. But with regards to, ano, by actual yung design, yes. By actual to, ang reason din, kasi naka 130 tayo na ano eh,
Diba, naka 130 yung combination natin. Isang 100% tsaka 30%. So panigurado dalawang mo may ano ka, MX and MY. So by actual design ng kulong. Ayan, so may detailed computation, yes, meron. Mas maganda yung calculation nito. Kasi papakita pa niya kung kailangan mong i-magnify yung ano, yung moment or hindi. Ayan, tingnan niyo to, no? Okay. So dito 16 diameter 25. Okay? Dito 16 diameter 20. Bakit mas malaki doon sa taas? Okay? But mas maliit sa ano, sa baba. Okay? Reason kasi ang haba ng columns natin sa third floor, di ba? Okay? So mas malaki pa yung malaki yung bending doon. Mas malaki yung moment doon kaysa sa moment doon sa ibaba. Tapos maliit yung axial force. So that's one of the ano, the reason. Okay? So nakita mo dito sa column neck tsaka sa ground floor 16 diameter 20. Then dito 16 diameter 25. Okay? So, ano kayo nang susundin mo? Okay? O, then, ang gawin natin, yung rebar dun sa taas, kukopyahin natin papunta sa baba. Okay? So, illogical naman kung malaki yung rebar mo sa taas, tas ang, ano, ang liit dun sa baba, no? So, paano ngayon gagawin natin? Ito ang kagandahan ngayon kay R2DC. Okay? Okay. So, ito na lang. Ito, tingnan natin. Ito. Okay? Ayan. Eto, tingnan nyo itong unang line, yung C1. 620, level ano to? Level, ito yung sa column neck, ito yung sa ground floor, second floor, tapos ito yung sa roof, ito yung sa third floor, sa may basketball court. Okay? So, ang gagawin mo dito, ika-copy mo lang ito. Tingnan mo ito, no? So, right click, sinelect ko itong 16 diameter, 1625, right click. So, copy reinforcement. Okay, copy reinforcement. So, then, click yes, tapos i-paste mo lang dito. Okay? Then, paste reinforcement. Ayun. So, ganun lang. Tapos, automatically, magbabago yung capacity ng section, yun din yung i-report niya sa calculation. Okay? So, kinopya mo yung rebar na to, 1625, tapos, yun ang, ito na ngayon yung magiging bag, ito, magiging, kumbaga, in-overwrite mo yung column design. Okay? Is kasi ang optimized design is 16 diameter 16 pieces diameter 20. Optimized 'yon. Kaya lang due to unusual ng arrangement which is yung nangyari 1625 sa taas. So pwede mong i-overwrite. Ino-overwrite na natin yung design. Okay? Based on ayun, parang engineering judgment ito. Okay? Engineering judgment. Ngayon, ito 1632 pero 20 dito. Ang gagawin mo ngayon dito, so kukopyahin mo 'to. Copy reinforcement. Tapos, i-paste mo dito, paste reinforcement. Ayan. So, ganun din, oh. Dito kasi naman, 32. So, sa C3, if you try to see C3, ito okay lang ito, no? Kasi mas maliit yung set as. So, pag kinopy mo naman ito, tapos, i-paste mo dito. Ayan. So, paste reinforcement. Ito okay na mas malaki yung mga rebar sa ilalim, tapos medyo maliit, lumit ng ano, ang rebar sa taas. Ayan. Okay? Yung PTPRB, ito yung yung ratio ng rebar sa cross-section. Ito yung AS. Ayan. Ibig sabihin, so 3.68% ng section yung ano. Yun. Steel area yun. Yung percent ng rebar sa concrete. Ayan. Then, ito ganun din 1625 ito, no? So pwede rin natin itong i-copy reinforcement tapos i-paste natin dito. So then ito ganun din si C9, no? So copy reinforcement then i-paste mo dito. And ito si C25 medyo may problema lang yung ano, yung nasa baba, yung nasa taas okay naman ano. And ito talaga malaki, so copy din. Okay. So then, i-save nyo na, no? Control S will do. Kung nag-fail ang column, kung nag-fail yung column, pwede mo, kasi dito sa design output, dito maglalabas ng failed column. Okay? Lalabas dito, kasi wala kang makikitang rebar. Okay?
So, bale, kung gusto, let's say, itong si C3, nag-fail. Pag ganyan, so redesign section. Let's say, nag-fail si C3. So, redesign section ka dyan. Yan. Applicable na reduce ng rebar sa taas? Yes, kasi mas tipid eh. Mas tipid ka pag nag-reduce ka ng rebar sa next. Kasi kung hindi naman kailangan na mas marami, so, ba't mo pa kailangan? Diba? So, malaki naman re-save mo dun. May redesign section dito. Kasi dito, bale, pag may nag-fail na column, so dito mo siya dito rin, sa mismong interface na to, pwede ka mag-redesign section. Kasi redesign section, tapos ilagay mo yung new size mo. Ayan, so lalabas itong interface na to. Okay? Then dito ka mag, ano, dito ka mag-design. Sa beam, oh, ganun din sa beam. Ganun din sa beam. Kapag nag-fail yung beam, then i-change mo yung size. Ganun din. Pwede ba na as is na lang yung ano, bar diameter, wag na magka-copy reinforcement? Unusual naman yun, oh, pag okay. Ayun, so unusual. Di ba 6% yung max reinforcement? Hindi, hindi to max actual ito. Hindi to maximum actual reinforcement. Ang maximum is 8%. Okay? Pero kinokontrol lang natin ng 4%. Kasi pag nag-splice ka sa section, yun ang 8%. Kasi pag nag-design ka ng ano, ng column, i-maximum mo lang sa 4% ano. Itong PTPRB na to yung... Kasi pag nag-splice ka, magiging 8% yun kasi madodouble yung area ng steel. Minimum is 1%, maximum is 8%. Pero iset, hindi siya naseset eh. Wait lang, no? Meron niya ata sa settings. Sino nga sa settings? Reinforcement settings. Parang may nakita akong percentage, no? Settings then... Well, sa design set, siguro sa design, wala eh. Wala, walang control eh. So, dito mo lang siya re-reviewin. Dito mo siya re-reviewin. Sa settings, check natin, no? Design settings, sa reinforcement settings. Okay, settings, then reinforcement settings. Ito pala, okay? So, you can see it from here. Ayan, so, ayan, columns, percent ng steel, so, pwede mo siyang iset. 4% also sa wall as well. Ayan. So, pag sinet mo siya ng 4%, iset mo na lang siya sa 4, kasi maximum is 8%. Kasi kailangan mo mag-splice. Okay? Okay, so then, di po ata nasasagad sa 8. Pero kasi iseset lang din natin siya ng 4%. So, para may allowance ka sa pag nag-splice. Raw yan. Pag beam ka, raw yan. No? Correct. Steel area, ha? Sir, dyan sa result. 33 to 50, paano mo malalaman? Paano mo malalaman 33 to 50%? Actually, sa detailing na to papasok eh, yung 33 to 50%. Okay. Then, meron tayong training certificate. Yes. Yes. Kahit hindi naman kami CPD provider, nagpo-provide kasi legal company naman kami, no? We paid taxes, we paid everything, government, lahat. Yes, we provide. And naka-attach kami kay Bentley. Kaya yung certificate namin may Bentley logo. Kasi ang laki ng binabayaran namin kay Bentley yearly. Automatic, hindi siya automatic pero nice set siya. Bakit?
malaki yung itaas kaysa sa baba. Oh, yes, kasi malaki yung moment. Tapos maliit yung axial force. So, sa, during calculation, mangyayari talaga na mas malaki yung rebar sa ano. Kasi ang component, ang design ng rebar, hindi lang siya, hindi lang naman siya by axial force, eh, by also by moment. Ah, no, bukas na namin ni say ano. Kasi tatapusin muna namin kasi baka hindi kayo umattend. Okay. Hindi nyo tapusin yung training. So, bukas namin ni send yung certificate. Bukas na. Ang sinend naman ni Mark, sabi ko bukas na i-send eh. Oh, nag-gano kasi ako. Okay, sige. Sabi ko kasi bukas. Okay lang, sige. Kung na-receive nyo na, okay. Okay. Anyway. Okay na din, na-receive nyo na, no? Okay, mas okay na, na-receive nyo na rin. Pero plan ko talaga bukas. Bukas na lang. So, mabilis yung support namin na i-send. Okay. Yung dry seal, okay, kung dry seal, pag ganyan naman, pwede, after COVID na lang, ibayaran nyo na lang yung shipping fee. Ipiprint namin, then ibayaran nyo na lang yung shipping fee. Kami magsisil. Yung 8 units lang po ito pag ano, pre-approved. Mataas na yung 8 units sa ano, sa mga 8 units mataas na. Yung si MicroCAD nga 5 lang. 4 lang ganun. Kami nakakuha kami ng 8. Sa 16 hours nakakuha kami ng 8 points. Mataas na yung 8, mataas na 'yon. Sa 16 hour training, mataas na yung 8 points. Yes, pwede. Pwede to, self-directed po. Kayo magpapa, ano, magpapa, bale, yun. Kaya, paki-pila po yung, ano, yung evaluation form para magre-report din kami. Okay, magre-report kami kay PRC for, ano, self-directed. Oh, mura talaga. Kasi gusto ko maaaring bumili. Kaya ako nag, ano, i-lower ko yung price ng start ko sa Pilipinas. 43 years yata yan eh. 15 per. 15 per year. Yung evaluation na wait lang. Paki-fill up lang ito, no? Para kasi nagsasubmit kami kay PRC ng mga documents eh. Ito. Yan, paki-fill up lang. Then paki-send sa email na lang po. Hindi ba nag-attach si, ano, si itong evaluation? Ay, but dapat to, ano, to. Ayan, everyone in the meeting. Yes, ano yan, e-file lang yan, paki-fill up na lang, kami na mag-print. Kasi email naman eh, sa documented. Yes, may foundation ba? Hindi pa tayo tatapos. Okay, may slab pa tayo. Sa foundation. Okay. So, moving on, ano? Moving on. So, ngayon, okay na to. Then, i-produce na natin yung, ano, i-produce na natin yung final schedule. Okay? Final schedule. Yung final column schedule sa reports. Then, detailed drawing. Okay? Then, so all columns, okay. So then click OK. So since inoverwrite natin yung design, okay, since inoverwrite natin, so ito okay na to. Ito na yung final column schedule natin. Yeah.
Okay. Ayan. Pag shear wall ba, parang column lang siya i-model? No, hindi na. Pwede ng plate ngayon. Kayang-kaya na ni, ano, ni 22.0 update 3 yung ano, yung plate. No, antayin nyo lang. Gagawa ko ng video. Yung plate. Okay? Busy lang eh. Yun, busy. Okay. Kasi kahit ano, may projects pa rin naman abroad. Dumarating kahit pa paano. Okay. So, ito na. No? Then, for calculation, go to reports. Then, reports. Then, design calculation. Okay, ito, design calculation. Okay, so isa lang, no? Yung C3 na lang. C3, then click OK. Yes, i-upload ko sa YouTube yung, ano, shear wall design. Ayan. So, column design calculation. Okay. Ayan, so ito yon. Then, regarding slenderness, ito yun, yun nandito, sa slenderness check. Ayan. So, ito kasi yung criteria kung magmamagnify yung moment or hindi. Usually, pag may mga bagong features kasi kay RCDC, ginagawa ko siya ng, ano, ng video. Ayan. Ngayon, nung umalis kasi ako kay Bentley, mas marami ako naging trabaho. Okay. Mas dumami yung work ko. Ayan. Si MS Project naman wala, no? Kasi, pero okay lang po yun. Okay lang yun. So, pag isang column lang, yung critical lang. Let's say, pag ganito, sa ganitong case, okay, ilan ba yung column design natin? Design output? Reports, then design, design input, reports, detailed drawing, so bale, ilang columns ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? 7 columns to, 7 columns na calculation. Ayan, then pag pumunta ka pa pala dito sa plan, ano, so papakita ko lang dito sa plan, okay? So, pag kinlik mo to, ayun, automatic, makikita mo yung magkakagroup kasi magko-color. Magko-color ano siya? Magko-color red. Okay? Ayan. So, ito. Okay? So, dito naman, C22, C1, C7, tsaka C27. Kahit si C1 lang pakita mo dyan na calculation, okay na. Kasi pare-pareho lang design yan eh, nung nakagroup na yan. Tapos pag-click mo naman na to, ayun, so pare-pareho pala yung column design na yun. Okay? Ayan, ayan, pare-pareho yan. So ngayon, kahit si C23 na lang ipakita mo dyan. Okay? Then, so makikita mo na ano, nagko-color yung ano, nagkakaroon ng color, yun, pag-click mo ng isang column, yung mga kagroup niya, sumasabay yung color. Paano malalaman ko anong critical? Kasi 7 column schedule tayo eh. So 7 yung calculation mo. Yes. Oh, sa group yes kasi dito reports then design calculation ito. So naka-group sila eh. C1 7 22, di ba? So pag-click mo ng C1. Ayun. C1, ayan, column number C1. Actually, isa na lang yung design niya, C1, C7. Ito na mismo yung for that whole column. Kung ano yung critical doon, load data, general data, so yan. So isang calculation na lang. Ayan. Yung pinakita niya for those, ano, yung group ng columns. Yep, ayan, no? Magka-group. Yan. So, nakalagay na dito. C1, C7, 22, and 27. Okay.
Okay, next then, kung gusto mo naman yung quantity ng rebar, so punta ka lang dito sa reports then may quantities dito eh. Okay, BOQ no, bill of quantities. Bill of quantities. Then check mo lang lahat 'yan. Okay? And ano kasi dito yung price, wala. Well, okay. Yung price dito, so lagay niyo na lang kung magkano man ano, yung rate, magkano yung per cubic meter ng concrete, magkano yung per kilo ng rebar, okay? Then just click okay. Ayun, so then bibigyan ka niya ng bigyan kanya ng total weight, kailangan mo ng 59, okay? For that floor, kailangan mo ng 59 tons, okay? So, 59,000 kilogram. Ayaw mag-check. Regarding shear wall, yung surface command sa Series 6. Oo, kasi sa Connect Edition, wala nang surface. Naging plate na siya. Wala na. I-retire na yung ano yung sir. Magiging plate na siya. Kasi ngayon si plate kaya nang i-design na sa ano, shear wall direct. Yung column, yung interaction ng column ito sa C3 right click, then interaction surface. So click yes. Then ito. Shattering, yes, polymorphism shattering. Ayan, so, i-right click mo lang ito, then interaction surface. Ayan. Okay. Yung rate, yung price, i-type mo lang yung price sa rate ng sa BOQ summary. Reports then, bill of quantities. So, dito binabago. Kaya lang, yung currency niya as of now ito, no? Walang any other currency. Interaction surface, kung gusto mong review in detail yung ano, yung column design. Okay. Okay, so next, okay. So, we're now already okay with the column design. Okay. Auto group nandito din ano. So you can follow the ano. Then now mag-slab design na tayo no. So slab design, okay? So sa slab design okay, so i-save lang natin ito no. So save niyo lang to. Okay? Save niyo lang 'yan. Then i-close na natin ito. So i-close na natin itong RCDC para makapag So, babalik siya. Okay. Babalik sa RCDC. So, then mag-slab design tayo dito. So, again, advanced concrete rin, no? Ito. So, click mo lang ulit ito. So, click mo lang ito. Okay. Then, okay, take note. Okay, maraming nagkakamali dito. Okay. Kailangan 318M. Okay. So, you always remember yung M. Kaya nag-joke ako dito eh. Yung M is mas maganda. Okay. Para maintindihan nyo. M is metric. Okay. So, M is for metric. Then, ayan. So, kailangan 318M 2014. So, then, so, pwede ka na ngayon dito mag-type ng ayan. Mag-type ng ayan, ng details ng price. Then, yan. NSCP 2015 is nakabase siya sa 2014. Enough. Sa 2014 siya nakabase. Si NSCP 2015. If nagkamali, uulitin mo na.
Bali, i-close mo lang ulit, tapos i-off. Para makapag-change ng design code. Walang current analysis, paki-analyze na lang ulit. Kaya, baka na-save nyo yung STAT Pro. Kasi pag nag-save ka ng STAT Pro, mawawala yung analysis niya. Paki-run na lang ulit yung ano. Then, okay, so then slab na tayo. Tapos anong level nung slab yung i-design natin, ano? So, let's try to design yung ano. 8.7, ano? 8.7. Okay. 8.7 yung i-design natin na slab. So, 8.7. Okay. 8.7, then click create new project. Okay, create new project. Ayan. Then, okay, so i-cancel ko lang to. So, click yes. Ayan, okay. So, ayan, so ito na yung slab layout natin. Okay, kaya lang may mga openings tayo dito, no? Yung sa staircase natin. So may openings tayo dito. So ngayon, ito, okay? Right? So para maging opening ito, so i-pick mo lang ito. So pick mo to, right click. Then i-set mo to as true. Ayan, okay? So then mag-o-opening na siya. Okay? Then so ito naman ganun din. Okay? Select mo to din. So, true. So, lahat ng sa may staircase, isa-set natin sa true. Okay? Oh, yes, correct. Ito kasi, automatic kasi two-way ito because of bali magdi-design siya as two-way. As two-way slab. Because of aspect ratio. Actually, two-way slab talaga ito. Dito. Two-way slab ito. Ayan. So, may maliit na area na naging two-way. Kasi, automatic yan. Alam nung program kung two-way or one-way slab siya. Based on the aspect ratio. Ayan. Okay. Then, ngayon, impose load natin dito, 1.5 and 4.8, okay? So, kasi dito sa basketball court, wala tayong partition load, no? Kaya 1.5 yan, 4.8 and 150, okay? So, bali 1.5, then 4.8 and 150, okay? So, then, kopyahin mo lang to. I-paste mo sa lahat. Okay. Yung 1.5 is yung live load, yung natin, galing dito. Okay? Kung ang dinesign mo is kung ang dinesign mo na level is yung second floor, ang input mo is 2.35. Pero kung third floor ka, ang input mo bali 1.5. Hindi siya nag-auto kay STAT Pro. Yes, kasi wala tayong slab model naman kay STAT Pro. Yes, ita-type lang. Kasi ang slab is gravity design lang ang slab. Gravity lang.
So ang load combination dyan is 1.4 DL tsaka 1.2-1.6. Kaya, ayan. And sa pag-click create new project naman, may option not available in limited version. Pag-click packet. Sa RCDC ba yan? But limited version yung RCDC? Full functional yung RCDC natin. Okay naman, kasi pare-pareho tayo ng login credential eh. So then, some others are ano, yung other naman is okay. Okay. Pag-click, ba't ganun da? First time ko ma-encounter yan eh. Yung option not available limited version. Kasi si RCDC, functional yan. Kahit na 7 days or 30 days siya, so functional siya lahat. So, yung limited version, hindi ko lang siya, ano, bakit? Ah, Stad Pro Advanced dapat. Okay. Yung license niya. Ah, okay. Ayan, so, dapat naka-Stad Pro Advanced. So, hindi, paki-close yung Stad Pro. Paki-close yung Stad Pro ninyo. Tapos, i-set nyo siya dito sa start page. Ayan. So, yes, isesend ko na. Meron na. Mamaya, meron na. Isend ko. Then, kung dito sa may license, okay, kung nasa start page yun, Stad Pro license. So, iset mo siya sa Stad Pro Advance. Ayan. Okay, Stad Pro Advance. Okay. Then, minimize ko lang to. So, nasa... Ayan. Wait lang, kasi 2 hours na yung recording, i-save ko muna.